Kumusta mga kabip-bip? Sa video na to ay i-update ko lang kayo sa bagong guidelines ng LTO. Sakto na din kasi may mga ilan akong maradaanan or masasagot na mga tanong sa video ko about sa bagong proseso sa pagkuha ng driver's license. Kasi madami pong mga tanong dito na paulit-ulit lang pero galing sa iba't ibang tao. Kaya make sure na tapusin ninyo ang video na to kasi baka nandito na yung sagot na hinahanap ninyo. Kaya naman, simulan na natin to. Okay, unang-una sa lahat ay mag-o-open na po yung mga LTO offices. Pero dun lang po sa mga GCQ. Ibig sabihin, dun sa mga lugar ng General Community Quarantine, sila po yung mga moderate risk lang or mababa ang bilang ng kaso sa COVID-19. So sa mga kagaya ng Metro Manila na MCQ or Modified Community Quarantine, meaning high risk pa din, wala pa pong advisory ang LTO kung kailan mag-o-open dito. Pero dun sa mga GCQ, kahit na mag-resume na ang mga LTO offices sa operations nila, hindi po ito magiging kagaya ng normal na nakasanayan natin dati. May mga guidelines po silang nilabas na kailangan sundin. So kumbaga, ito na muna ang pansamantagal na magiging new normal. Sisimulan ko to sa pinakamadaling tandaan. Una ay ang mandatory face mask. Kung dati, uso ang no ID, no entry, sa new normal, no face mask, no entry ang mangyayari. Then, syempre, social distancing. Ipapatupad pa din po yan. Kaya expect nyo na magkakaroon ng mahabang pila. At kung kayo po ay below 21 years old, ibig sabihin yung 20, 19, 18, 17, hindi po muna kayo e-entertainin. Ganun din sa mga 60 years old pataas or mga seniors at mga buntis. So hindi na po muna kayo i-entertain. For sure, alam niyo naman ang dahilan, mas prone po kayo na mahawaan ng COVID-19. Next ay isa po sa madalas na tanong sa akin sa isa kong video. Paano yung mga na-expired na driver's license at student permit sa panahon ng COVID-19? Okay, nagbigay po ang LTO ng 60 days extension sa mga na-expired na licenses kasama na po ang student permit sa panahon ng community quarantine. So yan po yung mga na-expired mula noong March 16, 2020 at ma-expired pa hanggang sa matapos ang community quarantine. So ibig sabihin, hindi agad aandar yung 60 days extension na ibinigay ng LTO. Aandar lang ito kapag na-lift na yung community quarantine or kapag nagsimula na silang bumalik sa operation. So dun ka palang magsisimula magbilang ng 60 days. Ganun din sa medical certificate at yung certificate sa smoke emission test. Sa mga nakakuha nito at mag-expire din sa quarantine period at hindi nila naipasa, meron din po itong 60 days extension, kagaya na sa driver's license. Dun naman po sa mga expired na talaga, bago pa mag-COVID-19 or bago pa mag-community quarantine, hindi po kayo kasali sa 60 days extension. Yung sa inyo po ay considered expired na talaga. Student man yan, driver's license, or certificate. Sa mga hindi po nakakaalam, kapag expired ang driver's license mo, hindi ka pwedeng magmaneho. Violation po yan at pwede pang ma-impound ang sasakyan mo. Pero, kahit expired pa lisensya mo, pwede ka pa ding mag-renew. Kahit umabot pa yan ng 10 years na expired, pwede mo pa ding ma-renew yan. Siyempre, may penalty ka na babayaran. Mas matagal na panahon na expired, mas malaki ang penalty. Kapag more than 2 years expired, bukod sa penalty, ay mag-i-exam po ulit kayo, written and practical. Kapag naman wala pang 2 years expired, edi penalty lang, walang retake ng exam. Kung magkano ang penalty, ipopost ko na lang po sa description. Huwag po kayong mag-alala kasi hindi po ito ganun kamahal. Pero pag expired ang license mo, tandaan, hindi po ito pwedeng magamit. Ngayon, sa bagong guideline ng LTO para sa mga GCQ, dahil nililimitahan ang pagdagsa ng madaming tao, ang advance renewal ay hindi po muna pwede. Kasi sa totoo lang, pwede kang mag-renew kahit hindi pa expired ang lisensya mo, mga 60 days advance. Pero sa GCQ, hindi na po muna ito pwede. Sa student permit naman, hindi po ito nare-renew, kahit noon pa man din. Bakit? Kasi hindi pa po ito considered as driver's license. Non-pro at pro driver's license ang pinaka-official na driver's license. Kaya kung student permit pa lang ang hawak mo, hindi ka po pwedeng magmaneho mag-isa. Kailangan may kasama kang non-pro
or pro driver's license holder. Kaya kapag expired na ang student permit, kailangan nyo pong mag-apply ng panibago. And then, kailangan nyo ulit magantay ng at least 30 days para makapag-apply naman ng non-pro. So, malinaw po yan ha. Yan din po kasi ang kadalasan na tanong sa isa ko pang video. And then, sa bagong proseso ng LTO, sa pagkuha ng driver's license kagaya ng student permit, non-pro, professional, at renewal, wala pa po silang announcement na ipapatupad na ito. Kung napanood ninyo ang video ko about dyan, supposedly, April 6, 2020, na ipatupad na dapat ito, sangayon sa Memorandum Circular 2019-2176. Pero dahil sa COVID-19, postpone na po muna. So ang gamit pa din po ngayon ay ang dating proseso, which I personally think na dapat wag muna talaga ipatupad kasi wrong timing. Dahil bukod sa wala pang pera ang mga tao, mas kailangan muna ngayon na maipatupad ang social distancing. Sa bagong proseso kasi, meron siyang seminar. So para na rin siyang may gathering. Kaya talaga hindi muna po pwede. Sa mga nagtatanong naman kung sa tingin ko, kailan kaya ito maipapatupad? Sa tingin ko po, maipapatupad to kapag talagang back to normal na lahat. Yung tipong wala nang banta sa COVID-19. So pwedeng umabot pa ng ilang buwan. Or baka nga umabot pa ng next year. Who knows? Kaya sa ngayon po, huwag nyo na po muna itong problemahin. Balik na muna tayo sa iba pang guidelines ng LTO para sa mga GCQ. Okay, doon naman po sa mga nahuli at ang hawak lang ay ticket or TOP na na-expired din sa loob ng quarantine period mula March 16, 2020, hindi na po pinapayagan na gamitin ito as temporary license. So kapag TOP lang ang gamit mo sa pagdadrive, pwede ka pong mahuli. Pero kapag na-lift na ang community quarantine or nag-open na ulit ang LTO, bibigyan po kayo ng 30 days para ma-clear or mabayaran ang violation ninyo nang walang dagdag na penalty. So kung magkano lang ang violation, yun lang ang babayaran. Ulitin ko lang po para po ito sa mga TOP or ticket lang ang hawak na na-expired sa loob ng quarantine period. Kung ticket lang din ang meron ka pero matagal lang expired, bago pa mag-COVID-19 or bago pa mag-quarantine, tuloy-tuloy pa din po ang penalty niyan. At mas lalong hindi mo pwedeng gamitin yan as temporary license. Kasi kahit noong hindi pa COVID-19, ang TOP ay good for 72 hours lang. Sa mga rehistro naman po na na-expired din sa quarantine period mula March 16, 2020 hanggang sa kung anong date man ililift ang quarantine, basta pag sa period na ito na-expired ang rehistro nyo, huwag po kayo mag-alala kasi extended din po yan ng 60 days. So hindi pa din po yan considered na expired, kaya pwede nyo pa din gamitin. Pero kung bago pa nag-quarantine, expired na rehistro nyo, considered as expired na po talaga yan. Sa mga hindi po nakakaalam, bawal din po magmaneho kapag expired ang rehistro mo. Ngayon, para sa mga magpaparehistro, para hindi dumugin, magkakaroon po ng priority. Yun pong mga 3 ang last digit sa plate number nila or conduction sticker, tapos yung second to the last digit ng plate number nila or conduction sticker ay 7 or 8 or 9 or 0. Kapag nagbukas na ulit ang LTO, sa una at pangalawang week ng pagbubukas nila, kayo po ang pinaka-priority. Kaya sa first and second week po kayo pumunta para sure na ma-entertain kayo. Sa mga 4 naman ang last digit sa plate number nila or conduction sticker, then sa second to the last digit nila ay 7 or 8 or 9 or 0, sa 3rd, 4th and 5th week naman po kayo. And then kung 5 naman ang last digit sa plate number or conduction sticker mo, and then yung sa second to the last digit mo ay 7 or 8 or 9 or 0, sa 6th, sa 7th at sa 8th week naman po kayo. Kapag nalilito pa din po kayo dito, magtanong po kayo mismo sa LTO, kahit sa Facebook page lang, sumasagot po sila. And then, ipopost ko din sa description at Facebook page ko ang pinaka-guideline na galing mismo sa LTO para mabasa nyo din. Okay, hanggang dito na lang po muna. Sana ay may natutunan kayo sa video na to. Huwag niyo po kalimutang i-like at i-share to at i-follow na rin ako sa mga to. Until next time mga kabib, magabang lang at mag-subscribe!